Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinunta ka na ba ni Ma'am Moira? Pakialam ko sa kanya. Trinidor. Pagkatapos ng malaman dito ni Annalyn na inambush daw itong sasakyan ng mga pulis at nakatakas itong si Moira, dito naman ang tinanong ni Annalyn itong si Zoe na kung kinukontak na ba siya dito ni Moira. At ang sagot naman dito ni Zoe na wala na daw siyang pakialam sa kanyang ina dahil trinidor na nga daw niya ito. Subalit, nagulat ang mga ito nang may mga tauhan, mga armado na biglang lumusog dito sa Apex Hospital at nagwawala at pinapadapa ang mga ito. At dito naman nahinanap itong si Zoe kung sino ba daw ito dahil inutusan nga ang mga armadong ito ni Moira na hanapin at kunin daw itong si Zoe dahil magtutuos pa daw sila dito ni Moira dahil sa pag-tridor nito. Dahil sa banta dito ni Moira kay Zoe na hindi pa nga daw sila tapos. At dahil sa ginawa niya, sinuplong itong si Moira sa mga pulis kaya hindi naman mapapatawad ngayon dito ni Moira ang kanyang anak na si Zoe. Pagkatapos lahat ng kanyang sakripisyo na ginawa para sa kanyang anak, ay ito pa nga raw ang igaganti nito. Kaya maghanda-handa nga daw ito dahil re-resback na nga itong si Moira. At hindi sukat akalain na makakuha pala siya ng mga tauhan ng mga armado. Dahil dito, namimiligro naman ngayon itong si Zoe at pati na rin itong si Annalyn. Dahil isa siya sa makakasama na kukunin din ng mga armadong lalaki na sumugod dito sa Apex Hospital. At hindi naman nakapalag itong mga security at tumaob nga ito dahil sa mga malalaking armas ang hawak ng mga lalaking lumusob dito sa Apex. At takot at kinakabahan na nga itong mga doktor at nurses dito na nanahimik na lamang at sumunod sa kanilang sinasabi na kinakailangan dumapa daw ito nang sa ganun ay walang masasaktan. At nagulat itong si Ninette at RJ sa kanilang nalaman at ibinalita na may mga armadong tao na lumusob nga dito sa Apex at pag-uutos nga daw ito ni Moira. At kinuha naman nila itong si Annalyn at pati na itong si Zoe dahil sa paghihiganti nga dito ni Moira. At dahil dito, borsigido namang makatakas muli itong si Carlos dahil hindi niya hahayaan na masaktan itong si Zoe dito ni Moira dahil sa pag-tridor nito na isinuko to si Moira ng mga pulis upang mapatawad nga itong si RJ. Mapatawad itong si Zoe dito ni RJ kaya yun ang hinihinging kapalit. At dahil dito, sa ginawa ni Zoe ay hindi nga siya mapapatawad ng kanyang ina na si Moira at mas lalo pang nagalit ito sa kanya na sa dami-dami daw ng sakripisyo na ginawa ni Moira kay Zoe, hindi niya sukat akalain na siya din pala ang tatridor nito sa kanya. At dahil dito, nagmamakaawa naman ito si Zoe na sana tumigil na at magbagong buhay at pagbayaran daw lahat-lahat ng kanyang makasalanan sa loob ng kulungan. At ayaw na ngang bumalik pa muli dito ni Moira sa loob ng kulungan dahil baka mararanasan na naman niya noon ang kanyang nararanasan dati na inaabi-api siya at sinasaktan doon. Kaya mas gustuhin pa niyang mawala sa mundo kaysa bumalik sa loob ng kulungan dahil hindi daw niya masisikmura ang mga tao na naroon. At dito naman na sinabi ni Moira kay Zoe na dapat pagdusahan din ni Zoe itong kanyang mga kasalanan dahil hindi lang daw siya ang may krimen na ginawa ay pati na rin itong si Zoe. At malalaman na nga dito ni Annalyn na itong si Zoe ang tumulak kay Don Pepe sa bangin upang mahulog ito. At masisiwalat na yan dito ni Moira kay Annalyn na dapat maniwala daw sila dito kay Moira sa sinabi niya na si Zoe ang dahilan kung bakit nasawi itong si Lolo Pepe. Dahil sa sikreto na pilit nilang pinagtakpa na hindi nga anak itong si Zoe ni RJ kaya pinadukot nga nila itong si Lolo Pepe. At nang tangkain sana tumakas noon ni Pepe ay dito naman na tinulungan ni Zoe. Subalit nagkaroon sila ng pagtatalo kaya yun ang naging dahilan na nahulog sa bangin at naitulak dito ni Zoe. At patay malisya naman ang ginawa dito ni Zoe hanggat walang ebidensyang maipapakita itong si Moira kay RJ at kay Annalyn ay hindi nga daw nila ito paniniwalaan.
At ngayon na nalaman din dito ni Giselle ang ginawa nga dito ni Zoe, ay lalong hindi ito mapapatawad at mas nagagalit pa nga itong si Giselle. Dito kay Zoe, maliban sa hindi nga ito anak dito ni Doc RJ, ay talagang gumawa pa daw ito ng krimen na hindi nila ito mapapatawad. Kaya yan ang ating pagkatutukan mamaya-maya lamang mga kaabot kamay dahil mas titindi pang tensyon sa nalalapit na pagtatapos. Yan lang po mga kagaragdagan dito sa update. Maraming maraming salamat sa inyong pananatiling panunod. Paalam!